squad ha, ito na ang pambuena mano nating pagtulong ngayong araw ng Martes, May 30 na pala ng Mayo, TV. So, bukas pa pala sweldo. Naisip ko, kala ko sweldo na eh. Oo, 30. At 30 ngayon eh. Parang kailan lang eh, nag-Happy New Year tayo. Ngayon, ako, tapos na. Matatapos na ang buwan ng Mayo. Isara natin ang buwan ng Mayo na may pagtulong. Ito po ah. Kasi po, itong tulong ngayon, number one natin, nangangamba. Nanay po na nangangamba mula sa isang nanay na mula sa Hermosa, Bataan. Kasi po yung kanyang kondisyon ng 9-month-old niya, 9-month-old at nag-iisang anak na si Rain Princess Ann Cagulada, nasuri pong may bilateral retinoblastoma o cancer sa mata. Sabi po ni nanay Annalyn Villero, tinanggal na ang kaliwang mata ni Rain Princess nung nakaraang January at ang ginagamot ngayon ay ang kanyang kanang mata na may tumor na din sa pamamagitan ng once a month chemotherapy at laser treatment. At tomorrow po mga kapamilya ni May 31, nakatakda pong i-admit muli sa ospital sa Maynila ang pasyente para daw sa pang-anim na cycle ng kanyang pagpapagamot. Ngunit hindi po nila alam kung saan kukuha ng perang gagamitin para sa pangangailangan po ni Rain Princess dahil ang asawa lamang po ni Annalyn ang kumakayod bilang tricycle driver. Bukas na po yan. Remember tulong squad ha. Bukas na po yung kailangang ma-admit sa ospital si Rain. Eto ho, tumulong na tayo. Bigay na natin yung tulong na kailangan nila. Good morning sa iyo, Annalyn. Good morning po. Good morning po sa inyo. Annalyn, asan yes, kayo po ngayon? Hello po, good morning po. Annalyn, asan kayo ngayon? Andito po kami sa bahay. Saan? Dito po sa Hermosa po, Almacen. Oo, at dapat tomorrow na kayo ma-admit sa Manila, no? Balit tumawag ho sa akin yung doktor niya kahapon, pina-admit na ho sana kami today kasi yung gamot daw po baka humadelay na naman daw po kami ng gamot. So kailangan lumuwas na. Opo. Sige, simulan na natin. Magpapakwento lamang kami sa iyo. Ano ba ang nangyari? Bakit daw dalawang mata pa ni Baby Rain ang apektado? Ano bang nangyari? Hindi rin po namin alam kasi both sides po wala naman po kaming may sakit na cancer. Kaya biglaan po hindi po talaga namin alam kasi na-observe po siya namin nung 3 months po siya. Kakaiba na ho sa mata niya. Dalawang mata niya ho parehas. Tapos nawala po yung sa kanan. Medyo nag-normal po. Akala ho namin magdo-normal din po yung sa kaliwa kasi sabi namin baka po underdeveloping lang ng baby. Mm-mm. Tapos ng mga 5 months na po nakitaan na po namin yung kaliwa niya, hindi po nagbago, mas lumaki po yung parang yellow tumor na po pala yun sa loob ng mata niya. Pina-check up po namin siya dito, ayan po agad yung diagnose sa kanya, retinoblastoma daw po. Tapos nirefer ho kami sa Maynila sa East Ave. Tapos nung pagka-check up niya ho doon, di na ho kami pinauwi ng mga specialist po doon sa eye center. Pina-admit po kami agad-agad kasi delikado daw ho sa kanya yun. Okay. Annalyn, matanong ko lang, paanong bukol, yung mata, saan nakita yung parang tumutubo? Sa puti? Sa pinaka-itim po ng mata natin. Sa loob ng retina po, talaga? Sa loob po. Sa pinaka-retina okay po. So parang merong tuldok na kulay yellow ka mo? Puti po, yellow. Tapos hanggang sa nagiging puti na po, lumalaki na po siya. Yung pala, kinakain na ho ng bukol yung pinaka-mata sa loob. Sanhi nito? Anong sabi ng doktor? Wala ho silang sinabi na kung bakit ho nagkaroon ng ganun yung baby. Yung baby ko kasi tinatanong lang ho nila kung meron ho sa pamilya namin na may cancer, baka daw na mana, or sa mutation daw ho ng dugo, sa generation, baka daw ho yung mga sinauna pa na hindi na po namin alam. Ayun lang ho yung paliwanag nila. Yun lang daw ang maaaring dahilan. Okay, so tinanggal na yung kaliwang mata,
anak mo. Opo. Tapos opo. Ngayon, meron nakitaan na naman siya sa kanang mata, pero nagki-chemotherapy siya at ano ba ang epekto ng nagwo-work naman? Ibig sabihin, may improvement naman ang opo. May improvement naman po yung sa kanan niya. Ayun po yung tinatry nila i-save, kaya lang ho hindi ho nagbibigay yung ng assurance po yung doctor na hindi na po siya talaga tatanggalin, kasi meron hong tumor na nakadikit ho sa pinakaugat ng mata niya na hindi po nila pwedeng i-laser treatment dahil mabubulag din daw po siya. So tinatry po nilang i-chemo lang po. Try lang na i-chemo nang lumiit lang daw po nang lumiit. So baka ho yung 6 cycle lang po dapat na chemotherapy niya is madagdagan pa po. Ang chemotherapy kasi matindi ito, Annalyn. Opo. Kamusta naman ang pangangatawan ni Baby Rain Princess? Ngayon po medyo payap ho. Tapos nawawalan lang ho siyang ganang dumedek after po ng chemo. Oo. Ayun lang po. Tapos nagtatae o kaya minsan sinisipon. Ganun, nilalagnat ho. Pero nagpa-follow up, check up naman ho kami, naaagapan naman ho ng mga antibiotics na binibili ho namin. Hindi ba bumababa ang kanyang hemoglobin? Bumababa ho. Bumababa. Kaya ho, pag bumababa ho agad yung hemoglobin niya, yun sa may dugo niya, binibigyan ho agad kami ng mga antibiotics. Tapos, yung creatinine niya, kamusta? Nito pong last, medyo nag-okay ho yung creatinine niya sa kayong dugo niya. Kaya ho, pinapa-admit ho kami agad hanggang okay pa po, kasi hindi po siya pwedeng ikimo ng mababa ho lahat ng dugo niya, ay ng kreya niya, mababa hemoglobin niya, ng may lagnat, may sipon. Okay. Ayun po yung iniingatan ng mga doktor, kasi hindi daw po siya pwedeng ma-delay ng chemo kasi aggressive daw po yung tumor niya. Aggressive yung tumor. Pero anong chance ang binibigay sa atin ng mga doktor? Anong sabi? Kasi sa ibang mga cancer ng bata, minsan sinasabi nila madali ring magamot. Ano bang sabi ng doktor sa inyo? Sabi naman ho nila is 90% naman ho na may nakaka-survive. Pero 90%, sa case ko kasi ng baby high. Ko, yung nakakapit ho kasi na tumor sa ugat niya, hindi po pinag-aaralan pa ho nila kung ano pa pong treatment na pwede. Kung kaya po ba or baka tanggalin na rin po. Okay. Tapos, wala ho sila assurance na binibigay eh. Ako na, last na lang sa akin, Ate Bino. So may posibilidad kasi na matanggalin na lang ang yung kanang mata. No, para malinis ng mga tumor. Pagka ba kung pero ang ginagawa nga sa pag-explain mo, Annalyn, para syempre nandun pa rin ang pag-asa na makakita itong si Rain Princess. Umaasa po kami. Oo. Kasi pero, isa na lang po eh. Oo nga, isa na lang. Pero kapag halimbawa na dumating ang panahon na talagang hindi kayanin ng mga treatment at kailangan tanggalin na lang talaga ang buong mata, may assurance ba na hindi na muling babalik ang cancer sa ibang bahagi ng kanyang katawan? Possibly po, kasi after niya hong kung sakali man ho na matanggal din, pabalik-balik pa rin ho kami ng follow-up check-up saka MRI sa kanya para ho masiguro na wala na hong tumutubo ulit na bagong bukol. So, kaya na-request po kami ngayon ng MRI niya. So, hindi pa kami nakakapagpagawa kasi nga medyo wala akong budget. Oo. Medyo may kamahalan ho. Oo. Yung telepono mo ba nandiyan sa tabi mo? Opo. Ako? Sige. Banggitin mo na kung papaano makakapaghatid ng tulong sa iyo. At tignan mo ang telepono mo, Annalyn. Sigurado ako. Siguradong-sigurado ako habang sinasabi mo pa lang ang iyong mga account number. Sigurado ako darating ang tulong sa iyo. Sigurado ako makakaluwas kayo ng Maynila ngayong araw na ito. Sige, banggitin mo na, Annalyn. Sa mga gusto po tumulong, kahit po mag-ano lang ho para po sa pagtuloy-tuloy na pagpagamot ko ng anak ko, may Gcash number ho ako. Yung number ko ho is
0909-26-709-59. Annalyn Villero ho yung pangalan sa GCash. Ito ho, again, ulitin natin. 0909-26-709-59. Nakapangalan po kay Annalyn Villero para po kay Baby Rain. Yes. Oo, bigyan po natin, tulungan po natin sila. Yakap! Sige, Annalyn, intay-intay lang tayo at darating ang biyaya. Ingat kayo, ha? Ingat kayo mag-iina sa pagluwas ng Maynila, ha? Thank you po. Sige, sige. Sige. Mag-impake ka na. Umuwi, bumiyahin na kayo. Oo, meron na yan. Sigurado God na bless yan. Po sa... Ayan na, dumarating na, di ba? Ayan. Ako, makakaasa ka. Ayan po si Annalyn. Oo, meron na yan. Ako, check-in mo. Meron dali, na. Ayan na, ayan na. May pumapasok na. O yun, oh. Si Annalyn Villero po, ang nanay ng ating pasyente na si Rain Princess. Si Rain Princess po, tulong squad, 9-month-old lang. Mm-hmm. Napaka, eto na naman, kahapon din eh, pa, baby rin po ang ating naging pasyente. Tulungan po natin ang mga batang ito mabuhay naman ng matagal at komportable. Kung sakasakali po na... matanggalan ng paningin si Rain Princess pero mabubuhay ng matagal. Doon ako sa mabubuhay ng matagal at na hindi na magbabalik yung cancer. Doon na ako kasi ang sa teknolohiya ngayon, ang dami nang pwedeng isuporta sa mga batang walang paningin, di ba? So bigyan natin ng tanggalan natin ng tinik kahit man lang ilang tinik itong si Annalyn para sa pagpapagamot ng kanyang anak. And take note, Tita Wines, 90% yung chance. Yung napakataas po nun. Aggressive daw yung cancer, pero gawin nating mas aggressive ang ating pagtulong. Tulong.